One more question. Hindi ba ito na nagagamit sa politika ninyo? For the record, are you running for the Senate? Senator, I'm not running for the Senate. Okay, oh, ang punto ko dun, sir, ilang months na yung nagmamakaawa yung mga beneficiaries. So, bakit nyo pahirapan? 3,000, 4 buwan, 5 buwan, sir, nagmamakaawa. Hindi nyo naman pena yun, sir. Pera ng taong bayan yan. Nandito dito ang inyong secretary. Pwede naman sigurong sagutin ng atin na mahal na secretary yan. Bakit po ganun, sir, naging selective do tayo? At meron lang po ako isa-cite na isang instance. Halimbawa, dito sa ano, sa isang lugar, Secretary Rex, sa Mindanao, merong due doon for payout na dapat nang ibigay sa kanila. Eh, nung pumunta ka, naka-hold yun for how many months. And then, nung pumunta ka, dinoble mo. Dinagdagan mo, dinoble mo. Pwede pala yung ganun. Kasi ikaw yung pumunta. General Santos City, sir. Senator, this was during the earthquake. Hindi po. Recently lang po ito. Meron pong due for payout na po doon, mga indigents, no? Senator, maybe biktima po ito ng earthquake o disaster, due na po. So, nagmakaawa sila sa inyo, sir, matagal na po itong validated list na ito for payment na po ito. Ngayon, nung pumunta ka, sige, release nyo na. Nung pinarelease mo, dinoble mo pa. So, ibig sabihin, pag kayo ang pumunta, pwede nyo palang doblehin. Pag nagiging selective kayo, Secretary. Madam Chair. One more question. Hindi ba ito na nagagamit sa politika ninyo? My politics? Yeah. Senator, I'm not... One question. For the record, are you running for the Senate? Senator, I'm not running for the Senate. Oh, in fact, in fact, I even wrote all the public polling firms to remove me from the list. And then, I communicated that so many times. Okay, so don't be selective. Alam nang publiko 'yan. Nakikinig ang publiko natin. Senator, Madam Chair, if I may respond. First of all, hindi ako pumunta ng General Santos this past couple of months. This year, if I can recall, pumunta ako sa General Santos na nag-earthquake ho sila. Region 12. 12 was the last time was last year. Last year, if I'm not mistaken. Yun pa yung September na mga listahan. Yun pa yung September na listahan. Ang tagal na validated list na siya. Nagmamakaawa sa inyo from August, July, August, September, hanggang umabot na lang ng... Well, kailan kayo pumunta ng... Senator, kung pumunta ko ako doon right after the earthquake twice. Kailan nga po yun? Kailan ba yung earthquake? The earthquake was... end of the year. Remember, lumapit sa'yo yung mga local officials. And then, you ordered them to release the AX. Kasi lumapit sa'yo personal, di ba? Senator, so, kailangan bang lumapit sa'yo personal? No, Senator, let me just qualify ho. Lahat ho ng binigay niyo na list sa amin, we're vetting it one by one. And we've already given you assurance that we will release it, all the list that you gave us. Senator Rex, I don't have any intention of running for the Senate. Hindi, kapatid mo yung kasama ko rito. Secretary Rex Gatchalian, you check your record. Senator, let me... General Santos City, meron silang validated list. Napakatagal na nilang nag-antay. Ilang buwan silang nag-antay doon. Pagdating mo doon, okay, release. Doblehin mo. So, ibig sabihin, Senator, Madam Chair, if I may just clarify ano ho yung nirelease ko. Ang nirelease ko doon, emergency cash transfer. That's why the amount is bigger. Hindi ho ako nag-release ng AX. In fact, the mayors came to me. We met there with the governor. Emergency cash transfer ho yung doble na sinasabi niyo. Hindi ho ako nag-release ng AX. It's emergency cash transfer. Kaya nga, ang punto ko dun, sir, ilang months na yung nagmamakaawa yung mga beneficiaries. So, bakit nyo pahirapan? 3,000, 4 buwan, 5 buwan, sir, nagmamakaawa. Hindi nyo naman pena yun, sir. Pera ng taong bayan yan.
Maiks po yan. Madam Chair, if I may clarify again. First of all, Madam Chair, I'll have Director Wentz explain the details of what we've done with the list. Pero a while ago, may inamin ho ako na nagkaroon kami ng problema sa sarili naming financial management office. That's why we were having cash shortfalls in some of our regions. NCR, oho. And we have addressed that. Aminado kami, there were delays to the commitment to the senator, but we have all intentions of paying those lists that have been vetted and clarified, that have been checked already. But ako, I put my admission that na-delay yung iba because of what I admitted a while ago. We found out that meron kaming late submission sa DBM ng aming cash requirements. But we assure you that in the second quarter, we will clean that list. Sir, 4 months, 5 months nag-antay yung beneficiaries. 3,000 yung matatanggap nila, pero nag-antay sila ng 5 buwan. Kailangan pa ba nilang antayin na maglindol sa lugar nila bago nyo i-release? Sen, hindi. Okay, kailangan pa ba nilang pumunta ka doon bago nila i-release? Alam mo, to Director Marie Angela Gopalan, alam nyo ma'am, sa panahon ni dating Pangulong Duterte, walang pinipiling pagtulong noon, no? Kung kailangan ng social amelioration program, pinapahanap niya, kinokontakt niya ang LGUs. Dapat walang duplication, walang iiyak na walang mabibigyan. Walang piliyan, walang halong politika yan. Lalong-lalo na po sa panahon ng pandemya. Makakatanggap ng ayuda. Walang politika noon. Alam ni Senator Aimee yan. Dahil siya po ang chairperson ng social justice nung panahong yon. At ma'am, kahit na si Ma'am Aimee, meron po siyang kanyang sariling initiatives or amendments. Kung ano po yung kanyang gustong ito patulungan at ng mga lugar panahon ni Pangulong Duterte, walang bawal sa kay Senator Marcos. Lahat po'y pantay-pantay. Walang bawal kay Senator Joel Villanueva. Walang bawal kay Senator Angara. Walang bawal kahit kay Senator Hontiveros noong panahon yun. Binibigay po sa kanila dahil tulong po ito sa mga mahirap nating kababayan. Alam po yan ni Senator Aimee. Even during the last few months ng administration ni Pangulong Duterte, lahat ng ni-request ni Senator Aimee Marcos, ni-release po ng administrasyon ni Pangulong Duterte. Bakit ngayon pinipili? Kasi tulong yun sa mga mahirap. Secrex, wag niyong gamitin tong opisina niyo sa politika kung may plano ka pa sa politika. Madam Chair, categorically, I am not using the office for my politics, and I categorically state that I am not running for any position this coming election. Kailang election? This election, I'm not running for any public office this coming 2025. Election. Yes. But I'm not running for this coming election. It's a first time in 18 years. How about 2028? In 18 years. Madam Chair, I'll just direct you to Director Wentz so that he can put forth on the record the payout, please. Senator Bongo, Madam Chair po, as of the moment po, as per discussion po during the April 2 meeting po with you, with your staff po, we already provided the live file so that the office po ni Senator Burke can access po even po dun sa updates ng payout at saka yung mga scheduled payout for the second quarter, kasi we discussed already na we committed to do the payouts as most of the listahan and within the second quarter. But from the April 2 meeting po natin and eventually up to this date, we were able to settled na po almost 22 payouts for the record po, comprising po the 12.7% increase, and we still have to discuss po with your team po to discuss some of the listahan pa na kailangan po natin i-troubleshoot kasi may mga mismatch pa po doon, Secretary and then Madam Chair po. I'm ni Secretary Rex Gatchalian. You were mayor then, Secretary Rex, nung panahon ng was mayor ng Valenzuela, hindi naging selective ang DSWD sa panahong yun. Kung anong kailangan mong tulong sa iyong bayan, sa iyong syudad sa Valenzuela, what is due sa inyo, binibigay talaga. Walang, hindi katulad nyo. August, April na ngayon, magmamakaawa yung Pilipino sa tulong na 3,000. AX nga yan, di ba? Assistance in Crisis at Situation. Pera nyo ba yan?
Kayo ma'am, Yusek, pera nyo ba yan? Secretary, Yusek, pera nyo yan? Madam Chair, we don't treat it as our money. We know it's people's money. That's why we're disperse. Mr. Chair, Madam Chair, if you can recall in the August yung list. Because of politics. Because of politics. Hindi naman ako kalaban ninyo ah. Huwag nyo damay yung mga mahirap. Alam ni Senator Raimi yan oh. Panahon ni Senator Raimi, siya yung chairperson. Lahat ng ni-request ni Senator Raimi Marcos during the time of President Duterte, pinagbigyan, binigay. Lahat. Walang delays. Ni isang araw, walang delay. Anong sinabi ni Senator Raimi noon, even during the last few months of his President Duterte's administration? Binigay. Check your records. You may check your records. Check nyo. Adyo dyan yan eh. 2022. Tulong sa Maynila. Check nyo. Walang delays. Ni isang araw, ni isang linggo, walang delays. Kasi tulong sa mga mahirap. Panahon ng pandemya, yung SAP. Eh halos hindi nga kami matulog nun eh. Para mabigay lang sa lahat yung tulong na social amelioration program ng gobyerno. Dahil pera ng tao yan. Ibalik sa tao yan. Hindi atin yan. Para sa mga mahihirap yan. Balik nyo sa kanila. Please, Secretary Rex Gatchalian. Senator, we have no intentions of withholding. In fact, last year, if you look at our disbursement rate and our obligation rate, nagamit po lahat yan. Alam nyo, I assure you that we will make sure, Madam Chair, that... Ang nangyayari ngayon, sasabihin nyo, walang pera. Walang cash. Sa lahat na nakikinig na DSW Regional Director. Yun naman ang uniform answer niyo, di ba? Walang cash. Hindi pa na-release. Pero pag paborito ninyo ang politiko. Uy! May cash na bukas. Pag sunog, ay sorry sir, walang cash. Papahinapan niyo yung Pilipino. Nasunogan na nga, back to zero. Walang pambili. Ni walang pambaon. Walang pambili ng damit. Hindi makaaral, papahirapan nyo pa kasi walang cash ang DSWD. Meron kayong gustong i-pay out? May cash. Pag may... Ano nga yung kasabihan? Pag merong... Kung gusto, may paraan. Pag wala, may dahilan. That is your motto. DSWD. Ang problema natin ngayon, institutionalize natin ang AIX. Paano natin to institutionalize? Para saan? Para kanino? Para ba sa mga mahirap? O para sa gusto ninyong tulungan? O para sa politiko? Yan ang dapat nating sagutin, na nag-aantay ng sagot ng taong bayan. Alam nyo, naawa ako sa mga mahirap. Mahirap lang ha, papahirapan pa. Sana huwag naman pong ganun. Kaya tayo narito para isabatas ito, institutionalize ito. Pero kung isasabatas lang natin ito, hindi yung mga mahihirap pang makikinabang, huwag na lang. Kawawa yung Pilipino. Kaya hindi tayo umasenso. Merong mga programa na makakatulong na mapabilis ang serbisyo. Ha?
Halimbawa, hindi ko naman sa pinagmamalaki. Andiyan yung Malasakit Center. Walang pili yan. Basta Pilipino ka, qualified ka, pumila ka lang doon, tuturuan ka ng social worker. Eh, pagpatuloy nyo lang yung mga programa na makakatulong. Huwag nyong pigilan, huwag nyong sirain. Huwag nyong pahirapan ang Pilipino. Pera po ng taong bayan yan. Kanila po yan. Sa Pilipino po yan. Yun lang po, Madam Chair. Paki-update na lang po, sir, sa mga nagmamakaawa sa inyo. Yung mga listahan ninyong sinasabi na just submit the list of qualified beneficiaries. Pinapasubmit yun naman. Pero baka maubos pa yung pamasahe nila sa kabalik sa inyong opisina. Baka lugi pa sila sa 3,000 tatanggapin nila sa kabalik.